Hello mga master, JLOS Tailor po at welcome. Sa video na ito mga master, ang isishare ko sa inyo ay kung paano gumawa ng pattern ng polo barong para sa school uniform pang college mga master. Pwede ito pang senior high school at pwede rin ito sa pang college. Ang polo barong na ito mga master ay ito yung barong na hidden buttons or walang nakikitang butones sa harapan. So ito, start na tayo. Ang ating length ay 26, ang ating shoulder ay 16, ang ating chest or sa ating dibdib ay 38, ang ating waistline ay 34, ang ating hips ay 40, ang ating sleeve length ay 8 inches, ang ating arm width ay 13, armhole 18, at ang ating neckline naman ay 15. So una, ang gagawin natin mga master, itong ating pattern, ayan siya. Una na kasi natin yung back parts. So, ganyan lang natin. Itupi lang natin sa ng isang mga master. Ganyan lang. So, ayan. Tapos ngayon, start na tayo. Mula naman dito sa ating edge ng ating pattern na nakatupi, dito siya, sukat naman tayo ng at least 2 inches. Ayan. Ito yung unang ilalain natin pa ganyan. Ayan. Tapos ngayon, mula naman dito, sukat tayo ng 3 1/4. Hanggang ano yan mga master? 3 1/2. Kapag malaki pa nga, 3 3/4 yan. So ito, hindi naman ito kalakihan, regular lang. So, 3 1/4. Ayan. So, mark lang natin ganyan. Tapos itong mark na ito, ganyan lang natin. Ilayan lang natin pa ganyan. Tapos sukat naman tayo dito ng 1 inch hanggang 1 1/4. So ito, magsukat na lang ako dito ng 1 1/4. Ayan. Tapos, ito yung i-curve naman natin pa ganyan. Ito yung para sa ating neckline sa likod. Pagkatapos naman, mula naman dito, magsukat naman tayo ng ating shoulder. Ang ating shoulder ay 16. So, i-divide lang natin ito ng 2 ay 8 siya. Ayan. So, dito yung mark natin, i-line natin pa ganyan. Down lang tayo ng 1/2. Itong 1/2 na ito, i-connect natin dito. I-line lang natin. Ayan siya. Tapos ngayon, mula naman dito, sukat tayo ng 3 1/2. Ayan siya. Tapos, ito naman yung i-line natin pa ganyan. Ayan. Tapos mula naman dito, kung ano yung sukat natin dito, ipantay lang natin to. Ayan. Labas na, magpasok naman tayo ng 1/4. Tapos i-connect naman natin pa ganyan. Ayan siya. At pagkatapos naman, magsukat naman tayo ng ating length na. So dahil ito yung ating backyuk mga master, ito yung cutting natin sa ating sewing allowance. Ayan. So ngayon, ito naman yung ating line naman natin para sa ating dugto naman sa baba. So, gawin na natin itong 1 inch. So, bali, ito yung ating sewing allowance sa back yoke at ito naman yung ating sewing allowance naman para sa back naman sa baba. Ngayon, magsukat tayo ng ating length. Ang ating length ay 26. Ito siya. So, dahil meron tayong list dito ng ano mga master, sewing allowance na 1 inch, mag-add na rin tayo dito ng ating length ng 1 inch, so magiging ano to, 27. Add na rin tayo ng 2 inches sa ating fold allowance, ating tupi. At pagkatapos, isteady lang ating tape measure, sukat naman tayo ng ating armhole. Ang ating armhole ay 18, so mula naman dito, sukat tayo ng itong 18 na ito, i-divide natin ng 2 is 9. So magsukat tayo dito ng 9. At dahil mayroon tayong list dito ng 1 inch mga master sa ating sewing allowance, magdagdag na rin tayo ng 1 inch. So, ito yung ano natin. Magiging 10 na siya. 10 inches. Ayan. Tapos, mula naman dito hanggang dito, sukatin naman natin to. Hatiin na natin to sa gitna. Hatiin lang natin. Ang nasa 17 siya. So, 8 inches. Ayan. Akyat naman tayo ng 1 inch. Ayan sa mga master. So, kapag tayo magpapatan ng ganito, kahit anong sukat nito, basta hatiin lang natin sa gitna, tapos akyat tayo ng 1 inch. Tapos ito naman yung ilalain natin dito pa ganyan. So dito tayo magsukat ng ating chest, ang ating waistline, at dito naman tayo sa hips magsukat. Akyat lang tayo ng ating mga 1 1/2 or 2 inches. So, ang ating chest ay 38. Itong 38 na ito, i-divide natin ng 4. Ang maging sagot nito ay 9 1/2.
Ito siya, 9 1/2. Ayan, mark lang natin. At ang ating waistline naman ay 34. So, i-divide natin ng 4. Ang maging sagot nito ay 8 1/2. Ito siya. Ayan. Tapos, ating hips naman, ang ating hips ay 40. So, i-divide natin ng 4 naman ay 10. So, mula dito, akat lang tayo ng at least 1 inch hanggang 2 inches. O kahit mga 1 1/2, okay lang yan siya. Ito siya, ang ating hips. Ito na yung i-coconnect natin pa ganyan, mga master. Ayan. So, mula dito, ang ating pa-curve sa ganyan, gagamitin natin ng pang-curve pa ganyan. Pagdating dito sa may web, dito, pa ganyan, ang ating pa-curve naman ay pa ganyan naman siya. Pabaliktad naman. Ayan. Tapos, iguhitan natin yung ating, ating fold alawas na 2 inches. Ayan. Tapos, ito, dahil sa barong kasi mga master, mayroon kasi itong slit sa side. So, ang kadalasan sa slit dito, nasa 6 inches to 7, kung mahaba, 8 inches pa nga. So, ito, mag-slit na lang ako dito ng 6 1/2. So, ito siya, 6 1/2. Ayan. So, depende sa inyo kung ano kalaki. So, pwede nyo gawing 1 1/2. Kasi may tupi pa kasi yan. Ayan. So, ayan na siya. Tapos ngayon, dito tayo sa armhole naman, iganyan lang natin to. Ito, saka ito, pantay lang natin. Ayan. I-curve lang natin to pa ganyan. Ayan, sa ating armhole to sa back. Ayan. So ngayon, ito na yung ating back parts. Ito, back. Kulanatan lang natin, back. Ayan siya. So ngayon, gupitin na natin kasi ito kasi yung gamitin natin guide naman para tabasin naman yung front parts. So dito, maglagay tayo ng sewing allowance dito sa bawat, ng 1/2 sewing allowance. Para pag nabasa natin sa tela, ay diretso na, wala na tayong idadagdag po or ibabawas. Dito pala, hindi pa pala natin ito na mula pala dito sa ating back na to, ayan, dawan pala tayo ng 1/4, ayan, iganyan lang natin to, i-kunting curve lang to. Ayan. So, ito yung ano natin. Ito yung ano natin, para mag-cub-cub sa hindi siya masadong lulubo. Tapos, kung halimbawa pala mga master, mayroon itong plates, iganyan lang natin to. Halimbawa, may plates tayo dito sa side or sa gitna. Sukat lang tayo ng, iganyan lang natin to. Tapos, ang ating lalim ng ating plates ay, halimbawa ay, 1 1/4. So, add lang, mula dito, add lang tayo ng 1 1/4. Ayan. Tapos mula naman dito, sukat tayo ng kahit mga 2 1/2 or 3. Sukat naman tayo dito ng 1 1/4 para sa ating pleats naman. So, ito na yung magiging pleats natin sa ating back. Kung may pleats, mga master, no? Tapos ang ating armhole, mababago na yan. Igaganyan na yun sa natin. Ayan. Para pag tupiin ito, mayroon itong may dagdag, hindi siya kakapusin pa rin. So, ganyan kung maglagay tayo. Kung mayroong plates, pero kung wala plates, ito na yung susundan natin. So, kapag gupit na natin ito sa tela, bawasan na ito pa ganyan lang. Add pa rin tayo ng sewing allowance na 1/2. So, ganito kasi sa kapag yung ano natin itahe. Yan. May ganyan na yan siya. Tapos ganyan. Kasi mayroon tayong sewing allowance na dinagdag eh. Dito, ang gupit natin sa side ay mismo sa guhit. Tapos dito, akat lang tayo ng at least mga 1 inch or hanggang 1 1/2. Tapos dito naman ay 1/2 inches. Pwede nyo gawin ito mga master sa side ng 1 inch. Kung halimbawa, kayo ay made to order lang yung tahe. Gawin yung 1 inch para kung sakaling mayroong adjustment, mayroon pa kayo may dagdag.
So yan, ito yung ating back part na natapos na. Ayan siya. So ngayon naman, tatabasin naman natin yung kanyang front parts. So, kukuha na tayo ng panibagong pattern. Ayan siya. So una, ang gagawin natin dito mga master, kasi ano kasi ito, hidden buttons, or mayroon nakatago yung kanyang butones, malaki yung gagawin natin itong sewing allowance, fold allowance pala. So mula dito, sukat tayo ng 4 and 1 half. So tandaan nyo yun, no? 4 and 1 half ang ating idadagdag. Ayan, 4 and 1 half. Tapos, add tayo ng 1 half hanggang 3/4 yan. Pwede kayong, ito yung, ano eh. Ganyan. So, ibig sabihin, 5 yan. Ito naman. 4 and 1 half. Tapos, 1 half. Ito yung unang ilalain, gagawin nating line. At mamaya, abang-abangan nyo kung paano ito itupi ng naka-hidden buttons na walang nakikita. Ituturo ko na rin sa inyo. Kung paano ito itupi at pasadahan. Tapos ngayon, ito na, guwitan na natin. Ito, itong parts na ito, itong ito, ilagay natin ito sa pangalawang line. Ganyan lang. Ganun din ito. Ito, ilagay natin sa pangalawang line. Ipantay lang natin sa pattern para dito mahirapan. Wala dito, ipantay lang natin pa ganyan. Pantay lang natin para hintay malito. Ayan. Oh, ito naman, ipantay natin ito dito sa guhit. At dito pa natin isa line sa iyan, no? Ilagay. So, ganyan lang. Tapos, huwag natin kalimutang ilagay ang ano, bato ni Darna. So, lagyan lang natin ang bato para hindi sa lipare, no? Para mag-steady siya. So, ayan. So, ngayon, ikopyahin natin itong guhit na ito mga master sa ating ano, side. Ayan siya. Sa side, unay natin sa side. Ayan. Tapos mula naman dito, ito, kopyahin na lang itong line na ito. Ito. Ayan. Ito rin. Ito, kopyahin na rin natin ito. Ito, kopyahin natin. Ayan. Tapos mula naman dito sa side, sa harap mismo. Ayan. Mula dito sa guhit na ito, add tayo ng 1 inch. At ganoon din naman dito sa ating fold na allowance, add tayo ng 1 inch. Kasi mas mahaba kasi yung front ng 1 inch. Pwede nyo gawing 1 and 1 fourth. Kapag mataba, pwede nyo gawing 1 and 1 half. At pagkatapos, dito na tayo sa taas. Mula dito mga master, sa taas na ito, sa back ng back yoke, down tayo ng at least 2 and 1 fourth. Ayan. Dito rin 2 and 1 fourth. Ganyan lang natin. Itong line na ito, ilayin natin ito sa ilalim sa ating isang pattern para sa ating front. Ayan. Tapos, itong line na ito, eskwalado. Mag-eskwala yan. Kunin natin itong guhit na ito dito. Ilayin lang natin ganyan. Ayan. So, kukunin ko na ito. Ayan siya. So, itong line na ito. Ayan. Kung ano yung sukat natin dito, ito, sukat natin dito. Yung sukat natin dito, yun din yung maging sukat natin dito. So, ito lang siya. Ganyan lang natin. Ayan. Ayan siya. Tapos, ito yung ano natin, sa isa, ganyan lang natin. Ito naman yung ating pa armhole. So, mula naman dito, pantay lang natin pa ganyan. Straight line lang siya. Tapos, kunin natin yung gitna. Ayan. Pasok lang tayo ng 1 half. Mula dito, 1 half tayo. Ito yung ating curve ng ating armhole sa front.
Ayan, ganyan lang natin. Ayan, ito yung armhole natin sa front. Ngayon, sa ating neckline naman. So, ang ating neckline ay 15. Ayan, 15. Susukatin natin ito sa 15. Ito siya. So, kung hindi nyo pa pala alam kung paano magkuha ng neckline sa ating L-square, mga master, meron akong tutorial how to use square and pattern making sa pagkuha ng neckline. So, hanapin nyo lang yun sa playlist. O sa aking lahat ng video, i-click nyo lang videos, mga master, tapos i-scroll nyo na lang. Ayan, so ito yung ating neckline. So, ngayon, sukatin natin itong ating neckline kung tama. So, itong ano natin, itong back bars, pwede natin itong kunin kasi nakopya naman natin yung mga guhit niya. Ayan, so pwede natin kunin yan siya. So, ito yung ilalain natin. Ayan. Tapos ito, na nakuha natin dito. Ito siya. Again, ilalain natin pa ganyan. Ito naman. So, dito ay 1 1/2 man to. Ayan siya. So ngayon, sukatin natin yung ating neckline. So dito tayo magsukat, ito sukatin natin at saka ito. Kung halimbawa sobra or kulang, i-adjust na lang natin. So ganyan lang ang pagsukat, ganyan lang ating tape measure, ganyan lang. Sundan natin yung guhit. Tapos yung hanggang dito, ayan siya. Idugtog naman natin din hanggang dito. Papunta naman dito, hanggang dito lang tayo mga masa na sukat, no? Ganyan lang. So, ayan, ang ating measurement ay 7 5/8. So, sobra sa ng 1/8. So, iganyan lang natin to. Huwag natin masanang ipa-curve para, ano, magtumama siya. So, ganyan lang ang neckline natin pagkuha, no? Tapos, ngayon naman, sukatin naman natin ang ating armhole. Ang ating armhole, ito sa front, ito sa back yoke, at saka ito naman sa ating back. Ayan. Isukatin natin pa ganyan. Mula dito, ganyan natin ang tape measure, sundan lang natin ang linya. Tapos yung hanggang dito, idugtong naman natin dito, banda. Sa ating dito. Sundan natin ang linya. Tapos yung hanggang dulo nito, ganyan. Ito, idugtong naman natin dito. So, ang ating armhole ay 18. So, ang ating armhole na nakuha ay 17. So, mag-down na lang tayo ng 1/2 para ma- gawing 18 ang ating armhole. Ayan. So, down tayo ng 1/2. Ayan. So, review natin ulit kung tama na. So, ganyan lang, no? Kung halimbawa, ang inyong armhole or maliit or malaki, i-adjust nyo na lang. So, kung halimbawa na ganito, lumiit siya, mag-down tayo, kapag malaki naman, akit naman tayo. So, ganyan lang pag-adjust mga master ng armhole. So, ayan. Ngayon, tabasin natin ating front parts. Para maituro ko na sa inyo kung paano ito itupi ng naka-ano, kung paano ito itupi sa pasada yung naka-hidden buttons. Ganun pa rin, no? Ang ating sewing allowance nito ay 1/2 pa rin. Kung may pataya sa inyo, pwede nyo nalang gawin na 1 inch na lang para kung mayroong adjustment, may maidagdag pa tayong, halimbawa, masikip siya. Mayroon pa tayong maidagdag. So, ang ating ito, hanggang dito lang, igupit natin pa ganyan. Ayan. So, ayan siya ang ating front. Ayan na siya. So, ngayon, kung mayroon pala tayong bulsa, mga master, itong line na ito na kanina ginawa natin dito, pero kadalasan naman kasi walang bulsa, pero kung may bulsa lang, no, ilagay lang. Ayan, dito lang tayo mag-line. Kataya lang tayo dito ng at least mga 1/2 hanggang 1 inch. Tapos, sukat lang tayo na sa ating, mula dito, nasa ano yan siya? 2 1/2 yan hanggang 3 inches.
Tapos ang ating usual na kadalasan na bulsa ay 4 inches. Ayan siya. So ayan ang ating packet. No? So kung paano kayo sa drawing ng packet, kung anong style naman ng packet ang ilagay nyo dito, kung pa-square lang or kaya pa-ingle. So ayan o. Ngayon, ito na yung tutupi na ituro ko sa inyo kung paano magtupi ng pang hidden buttons na barong sa front. Ito, itong part na ito ay para ito sa left side. Iguwetan ko lang, no? Para sa kaliwa. Ito, itong tupi na to ay para sa kaliwa. Left. Paano ba itong... Ayan, left. Sa ating kanan naman, mamaya ko na lang guguhitan kung paano yung sa kanan. Tupi lang natin na ganyan. So, itong tupi, mula dito sa ating guhit na ito, ito, pasok lang tayo ng at least 1/8 mga master. 1/8. Huwag tayo sumubra sa 1/4 o pwede rin namang 1/4, pwede rin 1/8. So, 1/8 lang tayo. Tupi lang natin pa ganyan. Ating pattern. Or sa tila pala, no? Sa tila. Sa tila mismo. Ayan. Tapos, mula din man dito, another tupi naman ulit. Kung ano yung dulo natin nga, tupi natin sa ating tila, ito pa rin tutupi natin pa ganyan. Ayan. So, nakapasok tayo ng 1/8 sa ating mula sa guhit na yon. Ayan siya. Ayan. Tapos ngayon, magguhit kayo ng 1 inch mula dito sa ating tupi dito sa gilid. 1 inch naman kayo mga master, 1 inch. Ayan. Or isang roller lang yan siya. Or pwede nyong liit-liitan, maski mga 1 and ice yung mga 7-8, okay lang din naman yan sa. Tapos itong, ito eh, mamarko na lang ng pintel para, pintel pen para makita nyo. Ito siya, ito. Ayan. Ayan, hindi ko na sagad sa dulo. Ayan. Ito yung pasadahan nyo, ito pasadahan nyo to. Isang pasada lang yan. Tapos, ito na yung tupi niya. Ito na yung tutupi mo na pasada. Ayan. So, ayan na sa mga master ang ating hidden buttons. Dito, ito yung nakakover, ito yung lalagyan ng butones. Or uhalis pala, uhalis. Ito yun siya. Dito kasi yung pinaka-per sa neckline. Ito yun siya. Pagalang ito yung paganyan. Ayan. Ito siya, nakakover yan siya, ganyan. Ayan o. Ito yung pasada. So, wala yan, ganyan. Ayan o. So, ayan siya, ganyan sa mga master, no, kung paano maglagay ng, magawa ng hidden buttons ng barong. Ito mga master ay applicable ito sa mga tela na baliktaran naman yung pwede sa baliktaran. Applicable ito sa baliktaran mga master na tela. Ayan. Kung hindi, hindi sa applicable, no? Pero, pwede, kadalasan naman sa tela, may ano naman, eh, baliktaran naman siya eh. So, ganyan lang, no? Ito para sa left side. So, para sa right side naman, sa bandang kanan, mula naman dito, 2 inches lang tayo mga master. Mula dito, guhit lang tayo ng 2 inches. Ito yung ating tabas naman ng tela. Mas maliit siya compare sa kanan kasi ay sa kaliwa. Ayan. Baka malito kayo, no? Baka ang magiging kanan nyo yung malaki tapos yung maliit yung kaliwa. Ito yung right. Ayan. So, ganun lang yan sa mga master. Ito yung sa kanan, pero man sa kaliwa. Kapag nagre-recut na kayo, no? So, ngayon, magtabas naman tayo kung paano naman tabasin yung kanyang, ano naman, sleeve at saka sa collar. So, ang ating sleeve, mga master, ay sleeve length ay 8 inches. So, ang gawin lang natin, ito yung ating, ito yung ating pattern. Tupi lang natin pa ganyan. Ayan. Tapos, sukat tayo ng 8 inches na haba. So, mula dito, down lang tayo ng at least 1 inch or 3/4. Ayan. Tapos, sukat tayo ng 8 inches. Ayan. Tapos, ito yung lalayan natin pa ganyan. Ayan. Tapos ang ating arm width ay 13. So itong 13 na ito, divide natin ng 2 is 6 1/2. So ito siya 6 1/2. Ayan.
Mula pala dito, down tayo ng 2 inches sa ating tupi na, na allowance. Ayan. Tapos, itong 18 na ito mga master, dito akyat tayo ng 1 half, ayan. Mula ito kasi ano natin, akyat tayo ng 1 half para sa ating sewing allowance. So, magsukat naman tayo itong ating armhole. Ang ating armhole ay 18. So, sukatin na. Itong 18 na ito mga master, divide lang natin yan ng 4. So, maging sagot niyan ay 4 and 1 half. So, mula dito, sukat tayo ng 4 and 1 half. Ayan. Mula dito, sukat tayo ng 4 and 1 half. Pwede rin naman dito tayo magsukat. Pwede rin dito. Optional lang yan siya. Tapos, mula naman dito, ito yung pasitan natin. Dito naman tayo mag-line. Ayan. Tapos, dito naman, sukat tayo ng kalahati. Itong armhole na ito ay 18. So, divide natin ng 2. Yung kalahati niya ay 9. So, mula dito, sukat tayo ng 9. Ayan, 9 inches. Ito yung ikukurik naman natin dito. Ayan, tapos ganyan lang natin sa ating tupi sa allowance. Para hindi kapuse, no? So, ito, ilan lang natin pa ganyan. Ayan. Tapos kuyo natin yung gitna para maroon tayong pagbabasa sa ating curve. Ayan. So, ganyan lang natin to. Pa-S lang to. Ito yung para sa front. Ito naman yung para sa back. Ayan. So, ito meron na tayong sewing allowance nito mga master, no? So, gupitin na natin to. Ito na yung mismong tabas natin kasi ito naman na yung ating tupi sa allowance. Tapos dito, maglagay lang tayo ng sewing allowance sa side ng 1 half. Tapos dito naman, ay ito na yung mismong gupit natin sa itong guhit na ito. Kasi meron na itong sewing allowance eh. Ayan. Tapos, itong, pag i-ano kasi natin yung mga masar, i-ganyan. Ayan. So, pantayan siya. So, ito kasi yung front natin. So, dito na lang tayo magbawas para sa front. Ito, bawasan natin to. Ayan. So, ito yung ating front. Ito naman yung back. So, ayun natin ang ano naman natin mga master, no? Ang ating sleeve naman. So, ngayon, mag-pattern naman tayo kung paano naman gumawa ng pattern ng collar. So, ito lang yung gagawin natin pattern, no? Dugo na natin to. So, ganun pa rin. Ito, nakatupi lang. Ayan. Tupi lang natin yung pattern. Ganyan lang natin. Tapos, ang ating neckline ay 15. So, mula dito, guhit lang tayo sa gitna. 1 inch. Ayan. Tapos, dito rin. Ganyan. Tapos, mula dito, sukat tayo ng itong 15 na ito. Divide natin ng 2 ay 7 and 1 half. So, ito siya. 7 and 1 half. Ilayan lang natin pa ganyan. Ayan. Tapos mula dito, sukat tayo ng 2 and 1 half. Ito siya, 2 and 1 half. Tapos mula dito, ayan, pasok tayo ng 1/4 or 1 half. Ayan. Iganyan lang natin to. Mula dito, sa kanto na to, ilayan na pa ganyan natin. Ayan. Tapos, mula naman dito, pasok tayo ng 1 half. Akyat pala, akyat. Ayan. Ito naman yung i-curve naman natin. Paganyan. Ayan. Tapos, sukat tayo dito ng 1 and 1/4 hanggang 1 and 1 half. So, ito, masukat na lang ako dito ng 1 and 1 half na lang. Ito naman yung kukurtihan naman natin sa ating collar. Sa taas to, sa may, ano, ganyan. Ayan, ito yung collar naman natin. Ayan siya. Tapos, dito naman sa isa, mula naman dito, pasok na tayo ulit ng 1/4 or 1 half. Iganyan lang natin to. Ayan. Tapos mula dito, 1 inch. Sukat tayo dito ng 1 inch. Dito rin, 1 inch. Pantay lang to siya. Iganyan lang natin. Ayan. Tapos mula naman dito mga master, sukat tayo dito ng 1 inch. Ayan. Tapos ito yung curve naman natin pa ganyan. Ayan. So ayun natin kakular. Ayan na siya. So ngayon gupitin natin to, maglagay na tayo ng allowance. So, ito yung ating buttons, no?
Ayan, sugupitin natin ito. Maglagay na tayo ng sewing allowance. Ayan siya. So, ito naman, ganun pa rin. Maglagay tayo ng sewing allowance na 1/2. So, ayan mga master ang ating pattern ng collar. Ayan siya. Ang pattern ng ating sleeve. At ang pattern ng ating katawan. Ito siya. Ito yung ating back yoke. So, iganyan ko na lang para makikita natin. Ayan, ating back yoke. Ganyan siya. At ang... Ito yung ating front naman. Ayan, ito yung ating front, medyo maano ito. Bago yung ano natin ito, bago natin itong natutunan. So, yung ating front. Ang ating measurement, ayan. Dito ko na nilagay sa sleeve natin sa taas. Ayan. Ating sleeve. Ating collar. So, ayan, ayan mga master. Hanggang dito lang pong ating video mga master. Maraming po salamat sa inyong panonood. Please like, share, comment, at subscribe. At God bless po sa ating lahat mga master.